Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang katatapos na laban ni Ilunga Makabu. Ito ang hinahamon ni Canelo sa cruiserweight para maging 5 division champion. Nagtagumpay naman si Makabu sa unang misyon niya na depensahan ng WBC laban sa mandatory challenger na si Tabiso galing South Africa. May kartada ito na 23 wins, 13 KOs, may 6 na talo. Kung mapapanood po natin ang laban mga tol, mukhang marami ang nadismaya sa performance ni Junior Makabu. Hindi daw ito impressive tulad sa pinangako niyang laban. Sinabi kasi ni Makabu gusto niya impressive ang panalo para mas ma-demand ang laban niya kay Canelo. Pero base sa pinakita niyang laban mga tol, parang basic lang kay Canelo. Kaya marami ang nagsasabi na boring at lalampasuin lang daw ito ni Canelo sa cruiserweight. Umabot kasi ang laban ni Makabu hanggang sukdulang 12 rounds. Split decision pa ang panalo. Sinabi pa ni Makabu pagkatapos ng laban, talagang sinadya daw niya na hindi inak-out ang kalaban. Talagang outboxer daw ang plano. Para pagdating sa susunod na laban niya kontra kay Canelo Alvarez, dito daw niya ibubuhos ang buong lakas para inak-out si Canelo. Sinabi niya, "I did not come to knock him out, I just come to box because my next fight with Saul Canelo, I'm going to box and knock you out, baby." Ito ang pagbabanta ni Makabu kay Canelo mga tol, talagang interesado si Makabu para makatikim na rin ng malaking bayad sa buong karir. Pero marami naman ang hindi pabor sa posibleng laban, madali lang daw kay Canelo maging 5 division champion dahil easy sa kanya si Ilunga Makabu. Hindi ito ang gusto ng maraming fans para kay Canelo. Sinabi na rin ni Ed Hearn, mas magandang legacy kay Canelo ang maging undisputed sa dalawang division. Kaya nag-o-offer si Ed Hearn ng dalawang laban kay Canelo. Labanan niya si Dimitri Bivol sa light heavyweight o kaya trilogy kay Triple G. Pero wala pang sagot si Canelo at si Eddie Reynoso. Mukhang puntirya talaga si Ilunga Makabu sa cruiserweight. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Pwede kaya ma-upset si Canelo laban kay Makabu? May kartada ito na 29 wins, 25 KOs, may dalawang talo. Sa ibang balita naman, Kambosos at Ryan Garcia, nagkainitan ulit mga tol. Sinabi ni Ryan wala daw magagawa si Kambosos, mas maraming fans daw si Garcia. Sinabi naman ni Kambosos nagbago na daw ang laro, si Kambosos ngayon ang nagpapatakbo at hinahabol sa laban. Ang mga followers daw ni Ryan ay edad 11 hanggang 13, mga batang hamog. Kaya wala daw magagawang isang king laban sa isang emperador. Mukhang nakahanap na po ng katapat si Ryan, hinamon na lahat ng malalakas pero walang nangyayaring laban. Kaya abangan na lang po natin ang mga update mga tol. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.